Ayun ang magandang araw mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kaibigan nating OFW. Sa ating paglalakbay at pagkagala, sinubukan natin alamin ang tunog ng Kugyo. Kilala nga ba nila dito si Francis Leo Marcos? Sa pagkakataong ito, samahan niyo ako at magtatanong-tanong tayo sa ilang mga tao anong haba ang tunog ng isang Francis Leo Marcos. Kaibigan, nandito tayo ngayon sa Mana. Tanong natin. Ate, para sa kaalaman ng lahat, anong pangalan natin? Kung okay lang. Mercy po. Ate, ba't sikilala niyo si Francis Leo Marcos? Panood ko lang siya sa iyo. Anong pagkakaalam niyo or pagkakakilala niyo? Tumutulong. Okay. Siya ho kasi tatakbong senador ngayon, number 44, ano? So, 12 naman ang kailangan natin. Sakali ba, may sasama mo ba sa listahan? Bakit? Napanood ko, tumutulong siya sa mga mahihirap. Nagkaroon ba kayo ng opportunity na matulungan niya? Di ba kasama siya dun sa ano? Namigay kayo dati ng bigas, itlog ng pandemic. Kasama kayo nun? Ah, okay. Kasama ayan. Kami nun sa nakakuha. Ah, okay, ate, kung magkakaroon ng pagkakataon na ano na halimbawa kaharap mo si Francis Leo Marcos, anong sasabihin mo sa kanya? Sasabihin ko? Oh. Ano ba sasabihin ko? Ano? Mas pagbutihin niya yung pag ano sa pagtulong sa mga mahihirap na katulad namin. Pang ilan kaya siya sa 12 pipiliin mo? Pwede mga pang-apat. Pang-apat. So kung pang-apat siya, sino number one mo? Di ko pa alam. Di ko pa ano masyado. Di mo pa masyado. Basta siya, pang-apat. Siguro. Sa maraming ganun. Salamat, Ate Mercy. Ha? Thank you so much. Yan po mga kaibigan, si Ate Mercy. Ayan, thank you. Mayroon dito akong nakitang kilala daw si Francis Leo Marcos. Isang blonde. Yan. O, na, patanong ko lang, bakit ho blonde yung buhok nyo? Ay, sir, kasi maputi na yung buhok ko. Kasi gurang na. Kaya yun, tinina ko na lang para makubiran yung puti. Pero, ang isang katanungan ko, kilala nyo po ba si Francis Leo Marcos? Yes po. Lagi ko siya pinanonood sa Facebook. Tuwing ano, may mga ano siya kasi may mga natulungan kasi sila rito. Ah, ganun? Yung kamag-anak ko po yung may sakit sa dide. Ganun ah, lang. Ano mo si ano si Nanay Ile? Opo. Kamag-anak niyo po? Opo. Kamag-anak ng asawa ko. Oo. Eh, kaya pinanonood ko yung mga ano niya, nagko-comment po ako eh. Oo. Sa Facebook niya. Okay. Kaya ko naman naitatanong kasi tumatakbo siyang senador. Opo. Number 44, no? Si Francis Leo Marcos. Opo. May sasama ba sa listahan mo? Yes po. Pang ilan kaya? Siguro sa akin, number one siya. Number one. Idol ko siya eh. Okay. Kung magkakaroon ng pagkakataon na kaharap mo siya, anong sasabihin mo sa kanya? Sasabihin ko, salamat idol kasi may natulungan ka. Oh. Sana pahabain ang buhay mo kasi matulungin ka sa kapwa. Okay. May re-recommenda mo ba siya sa ibang mga kamag-anak mo? Kamag-anak ko, sir. Sulit kayo sa kamag-anak. Opo. Sa kamag-anak ko lang kasi siyempre, kaya ko silang... Iyakagin na. Sige, itong tao na to, ano natin. Isasali natin. Salamat na ha. Thank you so much ha. Okay po. Okay, salamat. Ayun na mga kaibigan, nandito po tayo. Tinasok po natin. Hello, good evening. Ay, good afternoon. Magandang umaga. Umaga pa. Oo. Sige po. Ano pong umaga. Pangalan? Merly.
Merly, Ate Merly. Ayan, okay. Oo. Tatawagin kitang Ate Merly. Okay. Kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Opo. Anong pagkakilala po? Kasi po, tumutulong po siya sa humahirap. Okay. Ngayon po kasi tumatakbo siyang senador number 44. So, di ho ba, 12 naman ang pipiliin natin. May sasama mo ba sa listahan mo? 44? Oo, siguro. Pwede po. Pang ilan po kaya? Sa 12, pang ilan po kaya siya? Nasaan siya? Sa puso mo? Nasa... number 6, ganun. Number 6, okay. Ito na yung maganda. Kung magkakaroon ng pagkakataon na makita mo siya at makaharap, anong sasabihin mo sa kanya? Pasalamat po ako sa kanya. Uh-huh. Kasi po, tumutulong po siya sa mga mahihirap. Saka nagbibigay po siya ng tulong. Okay. Nay, may babatiin po ba kayo? Saan po? Mga kamag-anak, kapatid, kaibigan. Dito lang po sa... Kahit saan, pwedeng batiin niyo na. O, artista na po kayo, inay. Oo. Babatiin ko po yung aking anak sa bebe, si ha. Ayun, oo. Mga anak po kasi siya ngayong March. Ayun. Sana po. Oo. Maganda yung... Hindi siya mamumblema sa pang-anak niya po. Okay. Anong pangalan? Shoutout natin. Pamela Joy. Ay, Pamela Joy, shoutout. Nandito mama mo, oh. Nagagawa ng... Lumpia. Ayan, magkano naman po ang lumpia? 6 po. 6. So, ito ang kabuhayan mo. Salamat po ha. Thank you so much po. Maraming salamat. Kaibigan nyo naman si tatay. Kuya, saan naman punta ngayon? Parang naghahanap ng trabaho. Naghahanap ng trabaho? Oo. Kilala nyo po ba si Francis Leo Marcos? Mm-hmm. Ano hong pagkakilala nyo sa kanya? Nung pandemic siya yung parang naging viral. Opo. Na nagamo ng mayaman challenge. Oo, tama, tama. Uh-huh. Tapos nanigay ng bigas, ganun. Tumutulong daw sa mahihirap. Uh-huh. Yun. So, nasubaybayan niyo talaga yung kanyang umpisa. Napapanood ko naman yung mga... Kaya ako naman naitatanong ko eh, kasi tatakbo siyang senador, oh, number 12 siya ngayon, number 44 siya ngayon. Uh-huh. At 12 naman yung pipiliin natin. Kung sakali, may isasama ba sa listahan mo? Pwede. Pang ilan po kaya? Siguro sa... pang-12, kahit pang-6 siguro. Kasi meron akong choices na 5 eh. So curious lang ako dun sa choices mong 5, sino kaya? O pwede bang pangalanan? Sa senador... Yung number 1? Number 1, usually siguro yung mga dati pa rin. Yung mga incumbent? Oo. Hanggang doon sa pang-5? Oo. Tapos pang-6... Doon mo na ipapasok si Francis Leo Marcos. Kung magkakaroon ng pagkakataon na makaharap mo siya, anong sasabihin mo sa kanya? Sana ipagpatuloy niya yung pagiging matulungin niya. Ganun sa may hirap, sa mga walang-wala. Mm-hmm. Tsaka kung uupo din, kung papalarin at makaupo siya, mananalo, sana ganun pa rin ang mangyari na tumulong pa rin siya. Oo. Tapos hindi mawala yung pakikiano niya sa mga tao na tumulong. Okay. So, may babatiin po kayo, mga kaibigan, kasama niyo. Wala naman. Okay. Anong pangalan pala, kuya? Jefferson po. Si Kuya Jefferson, ako po si Taong Gala. No? Yes, salamat po sa pagpapaunlak sa kalyo-sorbing ito, kuya. Makikita po kayo sa vlog, no? Sa ating vlog. Salamat po. Ayan, mga kaibigan, nandito tayo sa pila. Anong pangalan ng tuda nito? Banatuda. Ayan, si Sir, ah. Sir, mukhang marami nang benta, napahiga-higa ka na lang. Wala ko sir, matumal eh, di pahinga lang ako. Ano pangalan? Michael O. Guzman. Michael Guzman. Michael, pang-artista talaga. Kuya Michael, kilala mo si Francis Leo Marcos? Ilocano rin ko yata yun eh. Ilocano, upo. Siya ko kasi, ano ang pagkakilala niyo sa kanya? Maganda yung ano niya. Pangalan sa mga Pilipino. Siya po yung nag-viral sa Facebook at YouTube na tumutulong. Ano po?
Ngayon kasi tatakbo si Senador number 44. 12 ang pipiliin natin, pang ilan po siya? Tayo. Kung sakali man. Baka siguro pangalawa. Pangalawa. Akro po kaya, Chef? May akro po kayo? Oo, Chef. Ha? Ah, akro siya. Akro yan. Akro siya. Oo, kabrad ha. Kaya pala, kabrad pala. Okay nga dito, sir. Kabrad mo naman. Anong masasabi mo kung kaharap mo siya? Makikita po niya ito. Salamat sa mga tulong niya nagawa. Sambayang Pilipino. Pangilan po kaya siya sa senador mo? Pangilan? Senador, pangalawa siguro siya. Pangalawa? Okay. So mga kaibigan, nakakita tayo ng isang kabrother, isang akro dito, member, no? Ayan. Thank you so much, sir. Thank you. Maraming salamat. Mga kaibigan, nakakita po tayo ng isang bicycle driver. Oh, kuya, ako po si Taong Gala. Ano pong pangalan, kuya? Nani Barona. Nani Barona. Kuya Nani, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Oo. Ano pong pagkakilala ninyo? Papanood ko yun sa sa vlog niya. Oo. Nagbablog siya. Oo. Hindi na ano yun, nagulong. Siya po kasi itatakpong senador, no? Ala. So, 12 naman ang pipiliin natin, pang ilan kaya siya para sa iyo, kung sakali man. Pero hindi na siya pa bababa sa 10. Sa pang-sampo. Labindalawa. Bakit pang-sampo para sa iyo? Kasi may mga nauna na akong nani. Mga nauna. Oh. Sino kaya number one kuya? Curious lang ako. Sa akin? Oo, number one. Secret lang muna. Secret lang muna. Basta at least pang-10 siya. Oh. Kung magkaroon ng pagkakataon na makaharap mo siya bilang tricycle driver, anong sasabihin mo sa kanya? Ano lang, tuloy niya lang yung pagtulong niya sa mga nangangailangan. May babatiin kayo kaya? Wala. Ano, mga toda ko dito, mga CBG. Okay. Salamat kaya nani ha. Thank you. Salamat. Ito si tatay. Anong pangalan, tay? Victor Baldon. Tay, kilala niyo si Francis Leo Marcos? Natutunugan ko lang yung pangalan niya. Pero kapilyedo ni Marcos, Marcos na rin ako. Marcos po ba kayo? Oo, oh, Marcos po. Eh kaya ko ho na itatanong kasi tumatakbo naman siyang senador, number 44. So, 12 ang pipiliin natin. Pang ilan kaya siya? Para sa'yo. Eh, nangunguna yun, siyempre. So, ibig sabihin, basta Marcos? Basta Marcos, sa akin yan. Oo. Wala nang iba. Kung pwede nga lang dublihin ko yung boto kay Marcos, dublihin ko. So, si tatay loyalist talaga. Lupito. Eto. Sa lahat ng mga nanonood, ano masasabi nyo sa mga binabato sa Marcos? Sasabi lang talaga ko ng totoo kasi nung nakaraang eleksyon, tinalo yan dinaya eh. Oh. Pero hindi ako nagpatinag, Marcos pa rin ako. Marcos pa rin. So dahil Marcos yung presidente ninyo, sigurado si Francis Leo. Ay, pasok yun. Pasok pa rin. Basta Marcos. Okay, ito pinakamaganda. Kung magkakataon na makaharap mo siya, si Francis Leo, anong sasabihin mo sa kanya? Hindi, nagpapasalamat ako. Magkikita kami. Oh. Para matulungan man niya ako sa mga... Mayroon akong kailangan. Uh-huh. Kailangan ko. Kakagayin ko, driver. Oo. Tricycle driver. Pwede tayo ako sa 4 wheels. Oo. Eh, hindi naman ako pwede mag-maneho na kasi 53 na rin ako. Wala na tumatanggap. Gusto nila yung mga 30. Oo. Ano pang ano, di ba? Oo. Ayan, may pabatiin kayo, tay. Binabate ko yung mga katoda ko dito sa Antipolo. Sana pagigihin nyo. Huwag kayong gumawa ng hindi maganda. Mga pasahero, bigyan natin sila ng ano. Magandang ano? Servisyo. Servisyo para hindi tayo tularan ng iba. Salamat tayo. Thank you so much. Maraming salamat. Kaibigan, may nakita tayo rito. Magandang hapon. Umaga, kuya. Ano ho pong pangalan? Ako po pala si Taong Gala, isang vlogger. Ganun po ba? Magandang umaga din po. Ano ho pangalan, kuya? Cesar Valenzuela po. Kaya Cesar, ang tanong ho, kilala niyo po ba ang isang Francis Leo Marcos? Ayo po. Nung kasagsaga ng COVID-19, opo. Iyan yung isa sa mga nag-viral na napapanood ko sa Facebook. Na nabigay ng tunitoniladang bigas. May mga tumulungan sa kanya. May celebrity din eh. Si Angel Oxin. Parang sumuporta sa kanya yun eh. Tapos yung huli kong napanood sa kanya, parang... Ewan ko, hindi ko maintindihan. Ba't dinampot siya ng NBI yata? Parang ganun. Eh bakit po? Tumatakbo po ba siya? Eh ngayon siya tumatakbo no number 44. 12 naman ang pipiliin natin. Ano sa palagay mo? Karapat dapat ba siyang ihalal bilang senador? Aba, opo.
Eh, isa siya sa mga nakaalala sa mahihirap eh. Pang-ilan kaya para sa'yo? Pang-ilan kaya? Ay, pangalawa, pwede na. Ah, pangalawa. Basta hindi siya mawawala sa sampu. Isang dahil lang po siya, Rabi. Ah, ayun naman, masakit. Sige kuya, salamat siya. Oh, nakapila na si kuya. Salamat kuya, ingat. So ayun mga kaibigan, nandito tayo sa tindahan ng mga pakuhan. No? At ang nabubulol ako. Ang nagmamayari po dito ay si, anong pangalan natin? Almira Pastoral. So matagal na po kayo nagtitinda ng pakuhan natin? Matagal na po. Oh. Sa 15 years. Meron din po sila ang mga palamig, ano? So mga nauuhaw. Ayan. At ito naman po ang kanyang mga macho guwapitong mga alalay. Ayan. Pero ate, hindi po yan ang sadya ko rito. Ang sadya ko rito ay itatanong ko sana kung kilala mo si Francis Leo Marcos. Oo naman, lagi ko napapanood siya sa YouTube eh. So ibig sabihin followers kayo? Oo naman po. Ayan. Hanggang sa nalungkot nga ako doon yung nakatulong siya. Oo. Ang dami-dami niyang natutulungan tapos ganun. Ano sa palagay ninyo? Ano sa palagay nyo? Karapat dapat pa yung nangyari sa kanya? Hindi. Hindi makakatarungan? Hindi makatao? Hindi, kasi bakit ganun? Natulong, marami naman siya natulungan, tapos ganun. Oo. Ang isa sa itatanong ko, kasi tumatakbo siyang senador, number 44. Ngayon naman, 12 ang senador natin na pipiliin. Pang ilan kaya para sa'yo? Si number 1 sa amin yan eh, si Francis. Number 1. Si ate, si ate. Yes. Tayo ka, tayo ka. Number 1. Oo. So talagang ano sila, mga followers sila ni Idol. Oo naman. Eto ate, kung magkaroon ng pagkakataon na, halimbawa, kaharap mo na siya, anong sasabihin mo? Laban lang. Tsaka sana tuloy niya yung mga ginagawa niya, yung marami siyang natutulungan na tao. Oo. Napakabuti niyang tao kaya. Okay, may babatiin po kayo? Wala lang, yung Pastoral Family. Ayan, ate, may babatiin. Tsaka Abay Family po. Binabati ko po yung sa Ormoc City, yung Abata Family. Abata. Yeah. Ate, kung yes, magkakaroon ng pagkakataon na makaharap mo si FNE mo, Francis Leo Marcos, anong sasabihin mo? Matutuwa ako, tsaka yung walang kayo. Sana ituloy niya lahat ng ginagawa niya, yung pagtulong niya sa tao. Yung... So sila ho ay talagang mga silent supporters at followers. Naman, number one po sa YouTube. Lagi namin pinapanood yan. Maraming salamat ate ha. Ako yes. Po si Taong Gala. Okay. Okay. Thank you. Kaya mga kaibigan, tayo po ipauwi na. Nakasakay tayo sa taxi. Ito si Kuya. Ano hong pangalan, Kuya? Julian. Julian, oo. Si Kuya Julian, matagal na ho kayong nagtataxi? Medyo matagal-tagal rin, sir. Matagal-tagal na rin. Kilala niyo, Kuya, si Francis Leo Marcos? Oo. Ano hong pagkakilala niyo sa kanya? Yung balimig, yung tumutulong siya sa mga nangailangan ba? Oo, namimigay ng bigas. Oo, namimigay. Oo. Eh, ngayon ho kasi tumatakbo siyang senador eh. Mapipili niyo ba siya o may sasama sa asistahan? Sana lang, pagdating ng... Nang halalan? Oo. Bakit kaya, bakit? Hindi, kailangan pag-isipan natin mabuti. Mabuto natin parang hindi masayang ba? Para hindi masayang, oo nga. So, yun yung panod ninyo. Pero, sa mga ginawa niya, naniniwala ko ba kayo sa mga advocacy niya, yung pagtulong na yan? Oo naman kasi, nakita naman natin magbibigay siya eh. Oo. Pero, hindi pa kayo decided doon sa mga. Kung magkakaroon ng pagkakataon na makaharap mo siya, anong sasabihin mo sa kanya? Habang kausap ko si tatay ay mapapansin kong asiwa siya at medyo hindi gaanong relax. Pero nung pinatay ko ng camera ay isa ka naman siya ng kwento. Siya pala ay Maka Marcos. At syempre dahil Marcos siya, isasama niya ang isang Francis Leo Marcos. Mahihain lang siya pala siya sa camera. Pero pag off cam, marami siyang nasasabi. Sa experiment na ito mga kaibigan, pinatunayan natin maging sa kasulok-sulukang lugar at maging sa kakalsadahan, kilala ang isang Francis Leo Marcos. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sana po inyong naibigan ng vlog na ito. Kung inyo pong nagustuhan ay pindutin nyo lamang ang subscribe button at bell button at huwag kayong malimot na naway
mag-comment sa ibaba. Sana samahan nyo ako sa aking pong hangarin na sa taong ito ay maabot natin ang ating 100,000 subscribers. Maraming maraming salamat po sa tulong ninyo.